So, good morning po sa lahat ng ating mga crayfish breeder and mga fish lovers. So, ngayon magpapakain tayo ng ating mga alagang crayfish. So, papakita ko sa inyo update sa ating pond. So, yun, maghapon pala. Yun pa. Maghapon umulan kahapon. Kaya parang, ano yun? So yun, maghapon umulan kahapon dun sa ating lugar dito sa Pasig. Ewan ko lang din sa ibang mga lugar siya. Pero tingin ko, talagang malawak yung ulan kahapon. Dahil nga may bagyo, diba, dun sa bandang Bicol area. So affected tayo ng buntot. So maghapong nag-uulan, so umakyat yung tubig, diba, yung nakaraan medyo mababaw lang yung nilagay natin dito. So tumaas yung water level. Muntik nang umabot doon sa overflow natin. So yan sa ngayon. Ito yung ating update yung sa mga crayfish natin. Crayfish, craylings and mga breeders na pinagsama natin dito sa pond. Tapos ayan din kasama nila yung mga guppies. So marami tayong fry guppies dito. Ang daming mga drop ng mga buntis na crayfish. So yun. So ang dami ring crayfish na nag-molt after lumamig yung tubig kasi di ba umulan. So yung makikita nyo may mga empty shells ng mga crayfish dyan yan, sa paligid. So ibig sabihin marami tayong crayfish na lumaki na naman ng size. So yun, sa ngayon yun yung ating update. So far so good. Maganda yung quality ng tubig and hindi natin talaga malagyan ng overhead filtration kasi pag naglagay tayo ng submersible pump, kawawa naman yung mga maliliit natin na guppies, baka higupin lang kung saan lang mapunta, sayang din naman. Pero sa ngayon, yan yung filter natin na sponge filter and mukhang effective naman. So yun, makita nyo, ayun yung ating mga crayfish. Oh, naglabasan sila kasi nagpakain tayo. Medyo hindi pa nakabusog yung iba kaya siguro hindi pa nagtatago. Pag pinakain mo kasi sila sa bandang gitna, lumalabas sila dun sa mga hides. Tapos pag busog na, babalik sila. So yun. So yun yung mga nating crayfish. Yun. May mga shell. So yan. So ang dami nating fry ng guppies dito. Ayan o, mapapansin nyo. Ewan ko kung kita sa camera. Napakaliliit. So sabay-sabay siguro nag-drop yung ating mga buntis na guppies. Ayan o, ang dami nating fry ng guppies dyan o. Hindi lang siguro masyadong visible sa camera. So yun, yun yung ating update sa ating crayfish pond. Ayun, makikita yung mga crayfish naglabasan kasi eating time na di ba? Eating time. So hindi natin ma-open tong filtration system natin. Titingnan natin. Pag siguro pagka nagawa na yung isang pond na pinagagawa natin, i-separate talaga natin yung mga guppy natin tsaka yung crayfish kasi hindi tayo makapag ng filtration system pag may mga guppies kasi kawawa naman yung mga fry ng guppies. Masushoot sila dun sa filtration system baka mawala lang, sayang naman. So ngayon ganyan muna yung setup natin. So i-observe natin kung kaya namang sa water change lang ma-maintain natin yung quality ng tubig. Tapos siguro sa tulong din ng Optima, yan, ma-eliminate natin yung mga harmful bacteria and ammonia. Hindi mag-spike. So yun, meron tayong isang medyo malaking crayfish dito. Ayan, mag-aabang. Mag-aabang ng guppy. Nawala na yung mga giant natin. Siguro busog na. Nakatago na.
Ano, so yun yung mga krailings natin, no? Malalaki na rin. No? So, yun, may mga nagmo-mold. And maganda lang sa malaki talaga yung pag nagmo-mold sila, hindi masyadong prone na makain kasi minsan, 'di ba? Pag magmo-mold sila, hanap sila ng place, so maliit yung possibility na mapuntahan sila kasi malaki yung lugar. Yung malalaki kasi ang medyo delikado eh. Kasi yung pag malalaking crayfish, pag nag-mold sila, napakahina nila. Hindi na sila makagalaw agad pag nag-mold. Pero yung maliliit na crayfish, napansin ko, pag maliliit pa yung crayfish, lalo na yung mga krailis, pag nag-mold sila, malilikot pa rin sila eh. Kumbaga sandali lang, halimbawa, umalis nila sa shell, nakakakilos na sila agad. Pero habang lumalaki yung crayfish, ang nangyayari sa molting ng mga adult na crayfish, hindi talaga sila nakakakilos ng maayos. Kaya pag inabot sila ng kapwa nila adult crayfish, possibility makain sila kasi malambot yung shell nila tapos di sila makatakas. Pero dito sa setup na ganito, halimbawa hahanap lang sila dito ng isang lugar na wala namang masyadong nakakita sa kanila, doon sila magmumod. So after few minutes makakagalaw na yun eh, makakatakas sila kung sakaling may pupunta. Malas na lang talaga pag yung during molting na tiyampuhan. Ganyan talaga yung ecosystem nila. Kumbaga, survival of the fittest, di ba? Kumbaga, kakainin talaga nila. Wala tayong magagawa. Pero hanggat maaari, ma-eliminate natin yung ano, yung mortality. Kumbaga, bilang isang mga crayfish caretaker, so hindi na iwasan natin na magpatayan sila. Although sa wild, talaga nagpapatayan kasi itong mga to eh. Pero syempre, dahil gusto nating ma-produce yung mas maraming possibility na buhay sila. So yan, bali nilagyan natin ng mga paraan para ma-eliminate yung mortality nga. Yan. So yun, so far, yan naman, wala namang casualty kaming nakikita dito na namamatay na krailings or crayfish na kakain. Kasi pagka may nakain na crayfish, makikita mo eh. Parang may sign ka na makikita sa tubig na, alam ba, mayroong namatay na crayfish dito na hindi natin napansin agad. Few days, makikita mo, may lulutang na, ano, na parts ng body nila. Na ayun, may makikita mo naman pag crayfish yung, kasi pag namatay yung crayfish mga few days, syempre magkaano yung katawan nila eh, di ba? Parang nabubulok tapos ano sila eh, parang magpo-float yung ibang parts ng katawan nila, so makikita mo na may namatay talaga, so hanapin mo na lang talaga. Pero minsan kinakain nila yon yung mga natitirang parts ng mga namamatay na crayfish. So parang, kasi itong mga crayfish parang ano to eh, kumbaga parang janitor fish din eh, diba? Parang mga kinakain nila yung mga lumot, mga debris ng mga pagkain na natira. Kumbaga parang ano to eh, parang, kumbaga parang sa land, ipis, ganun. Parang ganun sila, parang hipon. Parang ganun sila yung pagkain nila, yung mga nabubulok, yung mga patay na isda, ganyan. Pero kumakain din sila ng vegetable, yung mga, lalo na yung mga vegetable na malalambot lang kinakain nila. Kaya minsan pinapakain natin sila ng ano, ng vegetable na nilaga. Kasi pag yung hindi nilagang vegetable, minsan ayaw lumubog yung vegetable, di ba? Pero pag pakuluan nyo ng konti yung mga vegetable, o kaya yung patatas, carrots, medyo i-boil nyo ng konti, lulubog yun sa tubig. Tapos malambot, makakain nila. So yun. So for now, ayan yung ating update sa ating crayfish pond. So yun, napapansin ko lumalaki. Meron talagang mga nagbe-breakaway sizes eh, no, kagaya nito, ayan. Talagang ano eh, magugulat ka talaga, may mga breakaway size na talagang sobrang lalaki nila agad. Parang nagiging breeder size na sila, ayan. Ayun, pansinin niyo yung iba dyan, di ba? Yung iba dyan kasi, ano, although hindi sila talaga magkakabatch, pero ganun. Mapapansin niyo yung mga iba dito, talagang malalaki yung sizes. Pero may mapapansin kayo dyan, super laki talaga, kasi yun yung mga breeder talaga. Pero yung iba, yun, talagang,
Ayun, kaya dapat ano lang talaga yung pagkain, tama lang, huwag naman sobrang-sobra. Pag konti kasi mabagal din naman sila lumaki. Templado lang ba yung pagpapakain? So yun, mga sa mga nagtatanong kung ano ba yung pinapakain, usual yung fish pellet na sinking pellet, yun, mas malawilis, malakas sa protein. Gulay, minsan yung nilagang itlog, nagpapakain din tayo saging na hinog, yun, or nilagang saging. So basta yung tama lang, huwag mapollute yung tubig. Pag may mga sobrang excess ng pagkain, tatanggalin nyo rin agad. So yun, mabilis silang lalaki kasi dapat more high protein yung pagkain eh, para ano, para sila ay mas mabilis magsilaki. So basta ganun, pag medyo lumaboy yung tubig, syempre bad sign yun, di ba? Pero pag ganito lang naman, pag pinakain mo kasi usually lalabo talaga yung tubig. Pero kinabukasan mapapansin, malinaw agad. Pero pagka ilang days nang malabo, yun, medyo mag-water change ka na. So konti lang kung direkta sa gripo. Pero kung meron ka lang mga stock water, pwedeng mas marami yung i-water change mo. So that's our update for today. Yun, sa ibang araw naman. And happy crayfish breeding sa lahat ng mga ano yan, crayfish breeder. And God bless to all. And thanks for watching.